Noong maliit pa lamang si Alex ay inabandona na siya ng kanyang mga magulang dahil sa meron siyang disability. Ngunit sa kabutihang palad naman ay merong mapagmahal na doktor na kumalinga at nag-ampon sa kanya. Pero ang ginawang kabayaran ng batang ito sa doktor ay talaga namang hindi ka panipaniwala. Alauna na ng madaling araw nang lumabas ang mga magulang ni Alex mula sa kanilang bahay. Palingali nga pa ito sa paligid para masigurado na walang nakakakita sa kanila. Pagkatapos ay inilagay nila ang sanggol sa likod ng halos sira-sira at luma na nilang sasakyan, sabay harurot papalayo. Umabot ng 30 minuto bago sila nakarating sa hospital. Ito rin ang kaparehang hospital kung saan ipinanganak si Alex. At maswerte sila dahil wala sa istasyon niya ang gwardiyang nagbabantay doon. Ngunit maaaring umalis lamang itong saglit kaya naman kinikailangan nilang kumilos ng mabilis. Ang tatay ng batang si Alex ay hindi na nga lumabas ng sasakyan habang ang kanyang nanay naman ay mabilis siyang inalis sa pagkakaupo niya sa sasakyan. Nilagay siya sa isang basket at pagkatapos ay binaba siya sa pinto ng sahig ng hospital. At hindi nga man lamang itong lumingon pa sa bata habang naglalakad siya papalayo papunta sa kanyang kotse kung saan ay naghihintay doon ang kanyang boyfriend na tatay din ni Alex. Wala ni isa sa kanilang nakaramdam ng pagkakonsensya para sa pag-aabandona nila sa nag-iisa lamang nilang anak. Pero ginawa nila ito dahil para sa kanila ay hindi maituturing na gwapo o maganda ang bata dahil sa disabilidad nito. Pinanganak kasi ang batang si Alex na mayroong abnormal na lumalaki o tumor sa kanyang leeg. At dahil sa sakit niyang ito, ay nagdulot ito para magkaroon ng tila baharang sa pagitan ng kawawang bata at kanyang mga magulang. Dahil para sa kanila ay nahihirapan silang mahalin ng bata na mayroong hindi kaaya-ayang itsura. Sa maraming mga pagkakataon, pagkatapos padedein si Alex ng kanyang ina, ay mabilis niya itong ilalayo sa kanya kung saan ay ilalak niya lamang ito sa kwarto ng bata. Ginagawa niya ito para hindi makita ng mga bisita ang itsura ng kanyang anak. Bukod pa doon, pinakakinaiinisan ng mga magulang ni Alex ay ang tingina ng mga tao sa tuwing nilalabas nila ang bata. Kaya naman hindi na nila kayang alagaan pa ang bata na may nakadidiri at para sa kanila ay hindi kaaya-ayang mukha. Pero ang isa pa talagang pinoproblema nila ay ang tungkol sa kanilang pinansyal dahil kinikailangan ni Alex ng talaga namang all-around na pagkalinga at hindi pwedeng malingat sila dito kahit na sandali. Kaya naman, sinisisi nila lahat ng kamalasang nangyayari sa kanilang buhay sa kaawa-awang bata. Nang dahil nga dito, ay unti-unting nagpapatong-patong ang kanilang problema at hindi na nila ito kayang tiisin pa hanggang sa umabot na nga sa puntong napagdesisyonan nila na abandonahin ang kawawang bata sa hospital. Matapos siyang abandonahin ay walang nagawa ang bata, kundi ang mahiga lamang sa basket habang nakatingin sa kawalan at nilalamig na sa lugar na pinagpwestuhan niya. Pero ang nakakagulat sa sitwasyon niya ay hindi niya man lang nagawang umiyak o gumawa ng kahit na anong tunog. Tila ba'y napakatalinong bata ni Alex at alam niya na walang sasaklolo sa kanya. Mag-isa na lamang siya ngayon sa kanyang buhay at kinikailangan niyang magpakalakas para sa kanyang sarili. Nanatili lamang siya sa ganitong posisyon hanggang sa umabot na nga ng alas 7 ng umaga. Sa mga oras kasi na ito ay doon lamang nakita at napansin ng mga naglilinis ng ospital ang basket na kinilalagyan ni Alex kung saan siya nilapag ng kanyang ina. Ang nakakitang janitor sa kanya ay talaga namang gulat na gulat at hindi makapaniwala nang mapagtanto niya na ang laman ng basket na iyon ay isang inabandonang bata. Natutulog ito at nasa 6 na buwan pa lamang ang edad nito. Agad ding napansin ng janitress ang malaking tumor na tumutubo sa leeg ng bata. Napuno siya ng pag-aalala at pagkaawa kaya naman mabilis niyang kinuha at binuhat ang bata sa kanyang bisig. Agad-agad niya itong dinala sa loob ng ospital para mapanatili itong mainitan mula sa malamig na panahon na nagdulot nga para mumutla na ang mga balat ng batang si Alex. Hindi na nga nagsayang pa ng oras ang janitress at agad niyang pinaalam sa mga staff ng ospital ang nakakagulat niyang nadiskubre.
Lahat sila ay napuno ng pag-aalala para sa kawawang batang lalaki at ginawa nila ang lahat ng kanilang makakaya para maibsan ang nararamdaman nito. Pinakain nila si Alex, kinarga at kinantahan pa habang naghihintay sila sa pagdating ng direktor ng hospital. Ilang oras ang makalipas, dumating na nga ang direktor ng clinic. Siya ay si Dr. Amelia. Kilala siya ng mga kasamahan at kakilala niya dahil sa kanyang kabutihan at pagiging makatao na kung saan ay may nabuo na siyang reputasyon na laging tumutulong at nagliligtas ng buhay ng ibang tao. Hindi kasi katulad ng ibang mga doktor na may sariling clinic ay halos hindi na nga nagpapabayad pa si Dr. Amelia. Lalo na kapag ang mga pasyente ay talaga namang nangangailangan. Nang dahil dito ay mas nerespeto siya at minahal ng maraming mga tao sa kanyang komunidad. Habang nag-aayos si Dr. Amelia sa kanyang office, handa na para sa trabaho niya ng araw na iyon, ay bigla siyang nakarinig ng isang mahinang katok mula sa pinto. Pinapasok niya kagad ang tao at laking gulat nang makita niya na ito ay isang janitress. Hawak-hawak ng janitress ang isang basket na walang laman at sa malumanay na tono ng pagsasalita ay pinalabas muna ni Dr. Amelia ang ibang mga staff na nasa kanyang opisina upang makausap ang janitress na kapapasok lamang noon. Ano bang problema at ano yung hawak mo? Mahinahong tanong ni Dr. Amelia. Umiiyak naman ang janitress na kinuwento sa doktor kung ano ang kanyang nasaksiyan noong umaga na iyon, kung paanong nakakita siya ng isang batang lalaki na mayroong abnormal na tumutubo sa leeg. Kinuwento niya rin kung paanong kaawa-awa lamang tong iniwan ng kung sino mang merong matigas na puso sa malamig na pwesto sa labas ng kanilang clinic. At pagkakita ko po sa basket, wala pong kahit na anong laman ang naroroon, maliban na lang po sa isang maduming papel na may nakasulat na Alex. Yun po yata yung pangalan ng bata. Agad na nakaramdam ng pag-aalala ang doktor na si Emilia. Kaya naman, mabilis niyang inuutos sa kanyang mga staff na dalhin siya kung nasaan ngayon ang bata. Nang makapunta na nga siya sa kwarto ng bata, labis na naantig ang puso ni Dr. Amelia nang makita niya ang itsura ng batang si Alex. Agad kasing mababakas na mayroong malungkot na mata ang kawawang sanggol na talaga namang kakaiba dahil niminsan ay hindi niya pa ito nakikita sa isang sanggol katulad ni Alex sa kanyang buong buhay. At yun ang dahilan kung bakit halos madurog ang kanyang puso. Mapapansin din agad ni Dr. Amelia na nagdaranas ng matinding sakit ang batang si Alex dahil sa tumutubong tumor sa kanyang leeg. At talaga namang importante na ma-report kaagad nila ang sitwasyon nito sa mga otoridad. At yun nga ang ginawa ng doktor na si Amelia. Nakakuha din siya ng approval na siya na ang mag-aalaga sa inabandonang may sakit na bata. Bilang handa na nga siyang tumulong, ay mabilis niyang inuto sa kanyang mga staff na ilagay ang bata sa intensive care unit. Doon, ang mga doktor at nurse ay titingin kay Alex na punong-puno ng pagkalinga. Sinigurado nila dito na makakakuha ng tamang medisina ang batang si Alex para mas lalo lamang bumuti ang kanyang kalusugan at maging malakas sa gagawin nilang surgery na di nga kalaunan ay kinikailangan nilang gawin. Samantala ay nag-request naman ng tulong si Dr. Amelia sa mga kapulisan at child services para sana mahanap kung sino man ang mga magulang ni Alex. Pero lahat ng kanilang ginawang paghahanap ay napunta lamang sa wala. Nagawa na kasi nilang malocate ang bahay na pinagtitirhan ng mga magulang nito. Pero nang makapunta sila doon ay wala nang nakatira dito, na parabang tuluyan ng inabandon na ang lugar. Habang nagdadaan pa ang mga araw, ay hindi nga namamalaya ng mga tao na ilang mga linggo na ang nakalipas. Habang si Dr. Amelia naman ay marami ng mga oras ang ginugol sa batang si Alex na kung saan ay lagi niya itong binibisita sa kanyang kwarto. Hindi nalilimutan ng doktor na si Amelia na buhatin ang kawawang bata na mahahalata niya na sa kabila ng murang edad nito ay nakakaramdam ito ng takot. Lagi niya itong pinapadede at sinisigurado sa bata na magiging maayos din ang lahat. Ilang mga linggo pa ang nakalipas, sa wakas ay handa na si Alex para sa gagawing surgery sa kanya. Agad namang dinala ang bata papunta sa operating room na kung saan ay may grupo ng mga eksperto ang nagtulong-tulong para matanggal ang tumutubong tumor sa kanyang leeg, na kung saan ay sa sobrang laki nga nito
ay nahaharangan na ng bukol ang leeg at mukha ng bata, na nagdudulot naman para mahirapan siyang kumain o kahit pa uminom ng tubig. Matapos nga ang ilang mga intense na oras ng pag-oopera kay Alex, sa wakas ay tagumpay na nakumpleto ang kanyang surgery. Hindi nga maiwasan ni Dr. Amelia na maiyak nang makita niya ang naging transformation ni Alex. Nang wala na kasi ang tumor nito, ay kitang kita niya kung gaano kagwapo ang batang si Alex, na sa hinaharap nga ay pwede pa itong maging modelo. Kahit na sinong nakakita sa bata ay masasabi na napakagwapo nito. Pero ang pinaka-importante, alam ni Dr. Amelia na ang batang si Alex ay merong malakas at hindi matitinag na puso. Kaya niyang magbigay ng kasiyahan sa kahit na sino man ang taong nakapaligid sa kanya. Ito ay isang bagay na hindi nga nakita ng kanyang mga magulang. Nang magising ang batang si Alex mula sa isinagawa sa kanyang surgery, mabilis siyang tinabihan at nilapitan ng doktor na si Amelia. Siya mismo ang nagpainom ng gata sa bata. At sa mga natitira pang oras, kumain at uminom ang bata hanggang siya ay mabusog. Labis nga na natuwa at nagdiwang ang lahat ng mga staff nang makita nila ang masaya at kontento ng pagngiti ng batang si Alex. Lahat ng mabigat na nararamdaman niya ay tila ba nawala sa isang iglap lamang. Ngayon, magiging komportable na si Alex para sa sarili niyang balat at sa sarili niyang mukha. Talaga namang maituturing na napakabuting bata ni Alex at hindi nga kayang isipin ni Dr. Amelia ang idea na anumang oras mula ngayon ay pwede nang kunin si Alex para maidala sa bahay ampunan. Hindi siya sigurado kung may magmamahal ba kay Alex at kakalinga dito katulad ng pagkalingang ginagawa niya. Talaga namang isang malaking sugal na iiwan niya lamang sa lugar na iyon ng bata at ipapaalaga sa ibang tao. Kaya naman, ginawa at nagdesisyon si Dr. Amelia ng isang bagay na kagulat-gulat. Sinabi niya kasi na siya na mismo ang mag-aampon sa batang si Alex. Makalipas ang ilang mga linggo, ang adaptation process ay na-finalize na. At ngayon ay opisyal lang si Dr. Amelia ang magiging panibagong nanay ni Alex. At katulad ng kanyang ipinangako ay mamahalin niya ito nang walang kahit na anong kapalit o rason. Tinulungan niya si Alex na lumaki bilang isang mabuti at matapat na tao. Sa paglaki naman ni Alex ay nagkaroon nga din siya ng pangarap at malakas na pagnanasa na maging matagumpay sa buhay. Hindi nga nagtagal ay gumraduate na siya ng high school. Ngayon ay nagsimula na siya sa kolehiyo na kung saan ay nagsimula siyang mag-aral ng architecture dito. Nag-aaral siya ng napakabuti at natuto ng napakaraming mga bagay at mga skills na talaga namang makakatulong sa kanya. Katulad ng inaasahan, nakagraduate si Alex bilang honor at nakakuha na nga rin siya ng isang posisyon sa isang karespe-respetong kumpanya. Sa buong mga panahon na ito na naglalakbay si Alex at ginagawa ang kanyang mga pangarap, nandun lamang si Dr. Amelia na lagi siyang sinusuportahan at pinapalakas ang loob niya na gawin ang lahat ng kanyang makakaya sa buhay. Humarap si Alex sa napakaraming mga problema sa kanyang paglalakbay. Ngunit ang importante dyan ay hindi siya sumuko. Hanggang sa dumating nga ang isang araw, isang nakamamanghang pangyayari ang naganap. Nakakuha siya ng kontrata na nagkakahalaga ng milyong-milyong dolyar para bumuo ng mga bahay sa isang mamahaling residential area. Dedikadong ginawa naman ni Alex ang lahat ng kanyang makakaya. Binuhos niya ang lahat ng kanyang nalalaman para sa proyektong ito. Dahil dito ay nahasa pa ang kanyang galing sa arkitektura para bumuo ng mga bahay na talaga namang kamamanghaan ng mga tao. Nang matapos niya na nga ang kanyang proyekto, ay napakagandang mga bahay ang kanyang nabuo na mahahalatang binuhusan talaga ito ng oras, pagmamahal at sakripisyo. Ang mga bahay na binuo niya kasi ay punong-puno ng kalidad at kagandahan. Hanggang sa tuluyan na ngang matamasa ni Alex ang hinahangad niyang tagumpay. Na-feature na siya sa iba't ibang mga magazine cover. Na-interview na rin siya ng iba't ibang mga local outlets. At ang kanyang tagumpay na istorya ay talaga namang nag-viral. Hindi lamang sa kanilang lugar kundi sa buong bansa. At sa mga pagkakataong ito ay nadiskubre na nga ng kanyang mga biological parents ang tungkol sa kanya. Ang kaparehang mga magulang na nag-abandona sa kanya. Nabalitaan nila kung paanong hindi lamang isang sikat na tao ang kanilang anak,
kundi ay nagpapatuloy pa itong umangat at maging tanyag na tao sa lipunan. Nakita rin nila na wala nang tumutubong tumor sa kanyang muka. Kaya naman ginawa nila ang lahat para makontak ang lalaking si Alex, kung saan ay nagmakaawa sila na magkaroon at pagbigyan muli sila ng pagkakataon para maging magulang ulit sa kanya. Ngunit walang emosyon na sinabi sa kanila ni Alex na wala na silang lugar pa para sa kanyang puso. Baka nakakalimutan niyo po. Iniwan niyo po ako sa mga oras na pinakakinikailangan ko kayo. At ngayon na nakikita niyo pong gumaganda na yung buhay ko. Nagiging maayos na ako kahit wala kayo. Bigla kayong babalik. Hindi naman po siguro tama yun. Masakit man po ito marinig sa inyo pero ayaw ko na po kayong makita. Ni kakarampot na pagmamahal, wala po akong nararamdaman sa inyo. Hindi ko kayo magulang at niminsan ay hindi ko kayo naging magulang. Yun na ang una at huling mga salita na sinabi niya sa kanyang mga biological parents. At simula nga noon ay mas lalo lamang naging matagumpay sa buhay si Alex at mas lalo siyang yumaman. Lahat ng ito ay utang na loob niya kay Dr. Amelia na kung saan kung hindi niya inampon ang kawawang bata ay siguradong hindi siya mapupunta sa sitwasyon niya ngayon. Sa katunayan niyan, maaaring namatay pa nga si Alex. Kaya naman, pamalagi ang kinikwento ni Alex sa kanyang mga trabaho ang tungkol sa ginawang kabayanihan ng kanyang magulang na si Dr. Amelia. Lagi niyang ipinagmamalaki ito sa kanyang mga kakilala at kung gaano ito kabuting tao. Alam naman ni Alex na ito na ang oras para masuklian niya naman ang lahat ng ginawa ng nanay niya sa kanya. Kaya naman napagdesisyonan niya na bigyan ito ng isang bagay na talaga namang matagal nang hinahangad ng babae. At ang sumunod niya ang ginawa ay talaga namang nakamamanga. Nagpagawa si Alex ng isang malaking hospital para lamang kay Dr. Amelia at pinuno niya ito ng mga bago at pinakamagagandang medical tools. Nang makita ito ng nanay niyang si Dr. Amelia ay talaga namang hindi siya makapaniwala at sobrang saya ng kanyang naramdaman. Diyos ko, kailangan mo ba talaga itong gawin? Tanong ni Dr. Amelia habang nanlalaki ang mga mata sa kanyang nakikita. Hindi mo naman ito kailangang gawin anak. Mahal na mahal kita bilang sarili kong anak. Wala ka namang utang na loob sa akin anak. Mahal na mahal kita at ayun ang mahalaga pero maraming salamat tito. Maraming salamat. Wika ni Dr. Amelia sabay yakap sa kanyang anak na si Alex. Opo ma, alam ko naman po na wala po akong utang na loob sa inyo. Pinalaki niyo po ako na ganoon pero pinalaki niyo rin po akong mabuting tao at mabuting anak. Kaya po, ito na ang oras ko para makabawi sa inyo. Maraming salamat po. Kulang pa po to para sa lahat ng kabutihan ginawa niyo sa akin. Sagot naman ni Alex habang pinipigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Habang yakap-yakap na hindi man niya ang kadugo ay itinuturing niyang totoong nanay na nakatadhanang mag-alaga sa kanya. Pareha silang naging masaya sa buhay habang nagkakaroon ng isang masaya at puno ng pagmamahalan na relasyon na pinagtulungan nilang mabuo ng magkasama. Kaya kung gusto mo pang makarinig at makapanood ng ganito kagagandang storya, ay huwag mo namang kalimutang pindutin yung like at subscribe button para patuloy pa tayong makagawa ng ganitong mga kwento.